at welcome sa isa na naman basic electrical tutorial. Pero ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano magkabit ng RJ45 dito sa UTP cable. At mga tools na kakailanganin natin ay wire stripper, side cutter, maliit na screw, at ang pinaka-importante sa lahat, crimper. Okay, first step na gagawin natin, balatan natin itong UTP cable gamit itong wire stripper. Dapat nasa 1 inches or higit pa yung allowance mo sa pagbalat nitong UTP cable. Ako kasi, sobra pa sa 1 inches yung binabalat ko, you know, kasi para hindi ako mahirapan na i-untwist at saka i-straight itong mga wires. Okay, putulin natin itong parang sinulid na step, to. I-untwist natin itong mga wires. Okay, third step na gagawin natin, i-straighten itong mga wires gamit itong maliit na screw. Tapos na tayo. Sa pang-apat na step naman, i-arrange natin itong mga wires ayon sa pagkakasunod-sunod. Okay, unahin na natin sa white-orange. Okay, ito yung white-orange. Okay, unahin natin to. Yan. I-straight muna natin ng uli. Then, second is orange. Okay, ito yung orange. Yan. Then, pangatlo is white-green. Ito yung white-green. Yan. Then, pang-apat is blue. Ito yung blue. Yan. Then, pang-lima is white-blue. Okay, ito yung white-blue. Then, pang-anim is green. Okay, ito yung green. Yan. Then, pang-pito is white-brown. Okay, ito yung white-brown. Okay, coating ko lang. Yan. Then, pang-huli or pang-walo, okay, is brown. Okay, ito yon. Okay, straight natin. Okay. Okay, ngayon, yung panglima naman, isukatin na natin itong RJ45 kung hanggang saan pwedeng putulan itong mga wires. Okay, dapat, ang pagkasukat natin is ganito. Okay, dapat nakapaloob itong balat dito banda para ipitin ng RJ45 itong balat ng UTP cable. Okay, pangit naman din kasi kung halimbawa naka-expose yan, then walang tibay or hindi nakakapit yung UTP cable dito sa RJ45. Dapat nakaganito. Yan. Yan. Dapat nakaganyan. Okay. Then sukatin natin. Hanggang dito. Okay. Uy, nagkabulbul pa tuloy. Okay, review lang natin yan mamaya. Yan. Hanggang dito. Puputulan natin. Yan. Dapat. Yan. Okay, i-review ko na lang. White, orange, then orange, then pangatlo, white, green, pang-apat, blue, pang-lima is white, blue. Okay, ayun oh. Nagulo tuloy. Okay. Pang-anim is green. Then pang-pito is white, brown. Okay, then panghuli is brown. Buti na lang, ni-review natin. Okay. Then, yung putulan natin, gano'n ba kahaba? Okay, yan. Then, make sure na pantay siya. Hindi siya tabingi. Yan. Okay. Yan. Oops. Ulitin ko lang kasi hindi pantay siya. Okay, then pasok natin. Pagpasok natin dito sa RJ45, itong mga wires, dapat nakaganito yung forma. Hindi nakaganyan. Okay, dapat nakaganito. Yan. Pasok natin. Dapat make sure na hindi siya mawala sa forma. Dapat pantay siya. Yan. Pasok natin. Then, pupukin natin ng konti dito para lumapat talaga sa dulo yung mga wires. Then, makikita naman kung umabot ba talaga lahat ng wires. Yan o. Diba? Okay. Okay, diba? Umabot naman lahat. Okay. Ngayon, pwede na natin i-crimp. Okay, tingnan nyo muna to. Yung balat kanina. Diba? Umabot siya hanggang dito.
Ibig sabihin yan, pag i-crimp natin to, dito banda, itong to lulubog to, maiipit itong balat ng itong UTP cable. Ibig sabihin, mas lalong titibay, hindi siya basta-basta nabubunot. Okay? Then, pag ako nag-crimp, hindi ko na iniikot ng ganyan. Hinahayaan ko ng ganito yung forma niya para hindi siya ma-disalign. Yan, hinahayaan ko na ganito kung mag-crimp. Yan, nakabaliktad. Then, dali. Yan. Again. Then, crimp. Okay. Then, bitawan ko. Then, crimp ko ulit. Yan. Then, tingnan natin. Okay. Oops. Okay. Tingnan natin kung umabot ba lahat. Okay, umabot naman. Ano? Yan. Okay. Okay, at yan po ang pag-crimp ng RJ45 sa UTP cable. Hanggang sa muli po. Thank you!